Magandang umaga po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, July 11, 2024. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung salubungan ng hangin na nanggagaling sa Northern at Southern Hemisphere ay nakakaapekto sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman nasaan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Habang sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan naman yung mga localized thunderstorms na umiiral pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Samantala, posible muling maramdaman itong southwest monsoon o hanging habagat sa mga susunod na araw na posibleng palakasin ng isang low pressure area o bagyo. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala namang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ngunit may mga cloud cluster na nga na namamataan sa may kanlurang bahagi at silangang bahagi ng ating bansa ang nakapaloob ang mga ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At ayon sa pag-asa ay mababa pa naman yung tsansa ng mga ito na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Ngunit hindi inaalis ang posibilidad ng mga ito na maging isang bagyo sa mga susunod pa na araw. Ayon din kasi sa forecast model na ating ginagamit, ay consistent ang ipinapakita nito na posibleng may mabuong sama ng panahon sa may South China Sea at hindi naman nakikita na lalapit ito sa ating bansa. Ngunit bahagyan itong palalakasin ng habagat. Samantala, yung isa naman na sama ng panahon ay posibleng mabuo sa may silangan ng Mindanao at posibleng lumapit sa may Eastern Visayas at Bicol Region at hindi rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito. Paalala lamang po na ang mga nasabing forecast ay posible pa pong magbago, kaya naman nating babantayan ang development ng mga ito kung matutuloy o hindi. Patuloy lamang magantabay sa mga update na ating ilalabas at ng pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, dahil sa epekto nitong ITCZ, asahan sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soccsargent, Quezon, Batangas at Davao Occidental ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat-pagkulog. Posible ang mga pagbaha o pagkuho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat-pagkulog. Dulot pa rin yan ng ITCZ. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan o pagkidlat-pagkulog. Dulot naman niya ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobuo ang mga thunderstorms sa ito tuwing hapon o gabi na maaaring magtagal ng isa hanggang dalawang oras. Ingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Ugaliin rin na magdala ng payong pananggalang sa mainit na araw at posibleng pag-ulan sa hapon o sa gabi. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Asahan ang banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin lalo na kung meron tayong offshore thunderstorm activity, asahan pa rin yung mga tsansa ng malalakas na hangin, at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe, everyone!